Alright, what's up mga bro? So galing ako dun sa ano, vape shop. Bumili naman ako ng juice. Cloud Beast Vape Solutions. Punta ako ngayon ulit ng kasa. Galing ako dun kahapon eh. Pagpapalit ako ng ano, fork seal. Tapos palit na rin ng ano, fork oil. O kahapon, nung tinitingnan namin yung ano, anong inaayos, nakita nyo yung brake pad ko, palitin na, na may kalawang na eh. Kung pwede na matanggal yon, delikado. Yung cost nun sa ano, kung lagi nababasa, kinakalawang, tayo nang iiwasan nyo. Lagi nyo check. Ayun nga, punta muna tayo ng kasa. Balik ako kayo. Bili muna ako ng brake pad. Bro, bili na akong brake pad. Ha? Bili na akong brake pad. Approve na yung ano mo? Sinayi kami kahapon eh. Waiting na lang. Ayos. Salamat. Morning. Eh, yung 500. Pumunta sila doon. Okay na, sir. Approve na. Salamat. Hintay na lang. Sige. Ito na yung brake pad. 500. Right, so nakabili na tayo. Brake pad na genuine. 500 pesos. Okay, muna ka task kabit natin. Alright. Alright, so ito yung nabili nating brake pad. Ayan yung code niya. KVB. Tanda niya yung gitna. 500 pesos siya. Kasa. Meron din ito sa Shopee. Mga genuine na Honda parts. O ganun din yung presyo. Parehas lang. Nag-search na rin ako eh. Baklasin na muna natin to. Caliper. Gagamitin yung tools dyan ito. Butterfly at tatawag dito. Flower. Para dito. Sa caliper bolt. Ito naman, nakakabili naman ito sa Shopee. Isang set na. Ay, mas maraming sizes. Lagi ka na yung link. Tapos kailangan natin ito. 8mm para dito sa ito. Yung isang screw dito na ilalapatan ng brake pads. Dalawang brake pads. Tapos tanggalin din natin ito. Para mas madali tayong makapaglinis. Iising ko rin to eh. Baklasin na natin. Anayin nyo muna to. Kasi mas mahirap yung pitin ang ano. Lugin nyo lang. Saka natin luwagan tong caliper bolts. Caliper. Tanggal natin to. Pilat ako lang tong bolt nito. Pilat ako ng allen. 5mm naman ang sukat. Ito siya. Ayan, mas madali natin malilinis. Tanggal na rin to. Kung saka nyo tanggalin to, para matanggal yung brake pad. Hindi kasi nakakapit yung dalawang brake pad natin eh.
dumi na. Nagrasahan natin yan. Para maganda yung ano niya. Ito, lisan din natin. Tanggal natin yung mga kalawang. At itong retainer. Lisan natin. Piston, may kalawang na, oh. Ito yung brake pad natin. Yan, oh, makapal pa nga siya, eh. Kaya lang, ang problema, kinalawang. Ayan, oh. Awang na siya. Wala na sa dikit, oh. Ang delikado na yan. Pwede na mag-lock. O pwede matanggal. So, ako din may kasalanan kasi hindi ko naman lagi nililinis, eh. Tsaka lagi nababasa ito, nauulanan. Wala naman kasi kaong bubong dito. Ang cover ko ng motor nasira na. So, charge to experience na lang. Lagi nyo na lang linisin kung nakita nyo makinakalawang na to. Kasi yan, oh, ang kapal pa. Sayang. Isang taon pa lang to. Pabayaan ko lang. Huwag nyo akong gagayahin. Lagi nyo yung check yan. Kailangan linisin nyo. Tanggalin nyo mga kalawang. So, palitan na natin to. Ang bagong brake pad natin. Tanggalin na rin pala natin to. Itong mismo ang ano nya. Para malinis natin yung loob. Tulak nyo lang. Yan. Ito. Kalimutan ko tawag dito, eh. So, kailangan linisin to. Igrasa yan sa loob. Udukitin natin yan. Para malinis. Aspalta natin ang grasa. Malinisin natin. Gamit rin tayo nito. Degreaser. Ito, ito yung dami pa rin, oh. Niliyahin naman natin yan para makinis. Natanggal yung mga ano, mga dumi. Gamit tayo ng 120 grit na liha. Niliyahin to, ah. Ang o-ring. Ang pasikip yan doon sa ano, eh, dulo. Pakinisin lang natin ng konti. Tanggal-tanggal yung mga dami. Para mas smooth yung galaw niya. Ng mga brake pads. Ito kasi nakasuot yun, eh. May mga konting kalawang din. Iyahin natin. Ito, may mga ano din. Hindihan din natin yan. Linis natin mabuti. Parang di lumala yung mga kalawang. Mga kalawangin, eh. Konti lang. So, malinis lang. Ito, importante malinis. Ay, makinis na. Gusto makinis. Okay, natin tatlo. Ito naman linisin natin. Pwede naman tanggalin to, eh. Ito, wag na. Mahirap ibalik to, eh. Pag tinanggal. Dukitin na lang natin. Simo
mabuti yung mga sulok-sulok. Yung palibot ng piston. Tanggal natin yung kalawang nito, piston, palibot. Press muna natin yung preno para lumabas siyang konti. Sobra, baka sumobra, matanggal. Ito, pwede na may balik to eh. Idinan nyo lang yan. Ayan oh. Idinan nyo na mabuti. Balik yan. Okay na. Alisin ko naman itong loob. Gamitin natin. Matanggal yung mga grasa sa loob. Isa. Double check nyo, dapat wala ng kalawang. Ang maganda. Lagyan natin ng grasa to. So, balik na natin to. Ito. Ito. Balik din natin syempre to. Ang rubber seal niya para hindi lumabas yung grasa. Dito na ang grasa. Bakit natin to? Ang konting grasa. Orientation niyan, pag ganyan lang kabit niyan. Tulok na lang mabuti. Kasi lumubog. Ayan. Tapos nisin natin yung mga excess na grasa. Kasi nakaselyado naman yung sa loob nito. Ayun, grasa hindi makakalabas sa loob lang. Sagayin mo natin itong ng retainer niya. Ito, tandaan niya ito. Pag ganyan yan, ito yung sa taas. Ito, iipit ito dito. Nakaipit siya. Yan. Ito na ang kapat ng grasa. Kalawangin. Ito, gagrasahan din natin to. Ito, grasahan na rin natin. Ito yung pang-lock ng brake pad. Ito yung bagong brake pad natin. Lagyan na natin. Lakunahin natin to.
ko siya. Ito, kita niyo to? Ito yan. Ganyan. Oh, shoot na rin to. Yan. So, isa naman. Ito yung dito. Kailangan may grasa. Hindi may stock up. Yun natin yung umibit siya sa retainer. Yung retainer yung tumutulak eh. Hindi siya nagalaw. Ito may naigbitan to. Pwede na ikabit na muna. Ayan, ikabit na natin. Ayan, kaya nilubog ko yan kasi para hindi siya mahihipit dito. Para madali ikabit. Ayan. Caliper bolts. Itong butterfly natin, Allen. Sumpitan na natin to. Ito, sakto ang higpit lang. Hindi naman to kailangan mahigpit eh. Wala maigpit. Pero tama lang din. Hindi sobra, hindi kulang. Ano ka na yan? Pagay mo natin yung preno. Kasi iulak natin yung ano eh, piston. Basta kumagat. Ano, okay na. Alright, so ganyan lang kadali maglinis ng brake caliper tsaka magpalit ng brake pad. Ito lang yung importante dyan. Ano mabaklas nyo to? Lagi ako ng link para makabili kayo nito. At yung link na ang genuine na brake pad, lagi ko na rin. Sayang to, babayaan ko lang talaga. Isang taon pa lang makapal po. Ay nako. O ngayon dapat magpapalit din ako ng brake fluid. Makabili lang ang brake fluid. 50 pesos lang to sa mga motor shop. Hindi ko lang okay to, pero mukhang yan, DOT3 naman eh. Alam, ito rin yung madalas ginagamit. Brake fluid lang naman. So, kabili na ako ng ano, bleeder hose. O, dito yan, sa bleeder bulb. Ayan. So, dapat magpapalit na ako. Kaso wala akong ano, 8mm na ano, close wrench. Yung bilog. So, mahirapan akong mag-flash ng ano, lumang brake fluid. Bibili muna ako noon. So, balikan ko na lang kayo. Alright. Brake. Alright. Lakas ng preno natin ah. So, nung ini-edit ko yung ano, video, haba na pala. So, ngayon, pupunta kami ng SM. Siguro, tingin ako ng ano doon. Bibili ako nung close range na 8mm. Siguro, Ace Hardware. Para makapagpalit na tayo ng ano, brake fluid. So, paparto ko na lang yon yung replacement ng brake fluid. Okay naman na itong ano,
nalinisan natin yung caliper natin. So okay na ulit, pati yung brake pad napalitan na natin, maganda na siya. So yun lang ano ko, advice ko sa inyo, lagi nyo i-check. Kasi nga pag kinalawang, ito nasisira eh. So ako napabayaan ko. Ako natulungan kayo nito, nagka-idea kayo kung paano mag-maintenance ng caliper tsaka ng brake pad. Yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Oh, like, comment, share, subscribe para yung mga iba na mga kaibigan nyo, oh, makita nila kung paano. Madali lang naman eh, hindi mo na kailangan ano, magpagawa pa. Tapos ano, bumili ka lang ng tools syempre. Tsaka o kaya may marami kang tools, investment yan eh. Para ikaw na lang gagawa. Mga simple lang naman yan. Natapusin ko na yung vlog dito. Part 2, hintayin nyo yung part 2 ha. At time brake fluid. Ride safe!